Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Dumaloy ang mga tanong sa isip ng isang vlogger mula Masbate. Sa kanila kasing lugar may tumutulong tubig na galing sa ugat ng puno. Alamin natin ang puno't dulo nito. Habang naghuhukay para sa ipapatayo nilang bahay sa Esperanza, Masbate, ang vlogger na si Baby June may nadiskubre. May napansin po si Papa na tumutulo yung ugat, patak-patak lang po. Ang tubig, tila hindi raw nauubos. 19 days, tuloy-tuloy po yung patak-patak niya. At kahit hindi man sila sigurado kung ugat ng anong halaman ang pinanggalingan ng tubig, may ilang residenteng kinolekta at ininom ito. Unang patak po niya, malinaw po siya, pero pag within 5 hours, mag-iba po yung kulay, parang suka. Sabi daw, matamis-tamis daw. Wala naman po nararamdaman, sir. Saan nga ba galing ang tubig? At tigtas nga ba itong inumin? Kuya Kim, bakit nga ba kailangan diligan ang mga halaman para mabuhay? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Gaya nating mga tao, kailangan din ng mga halaman ng tubig para mabuhay. Ang tubig kasi ang isa sa mga kailangan para sa photosynthesis o yung proseso kung saan ginagamit ng mga halaman ng energy mula sa araw para gumawa ng kanilang makakain. Ang tubig naman inaabsorb ng mga halaman mula sa lupa sa pamamagitan ng kanilang ugat. Samantala, saan kaya galing ang tubig na nakolekta ni na Baby June? Ayon sa isang botanist, ang tubig posibleng nagmula sa ugat mismo ng halaman. Meron po tayong tinatawag na storage roots. Maaaring yung roots na po nag-store ng water, so maaaring na-damage po yung root at lumabas po yung water. Pero posible din daw na galing ito sa lupa. Drip lang po yung water doon sa soil, excavate yung soil and then expose yung roots. Maaaring meron po siyang mixture ng ions, minerals, sugars, or starch. Kaya po sinabi siguro nila na manimis na miss. Kaya si Florence, may paalala sa mga nagbabalak uminom nito. Hindi po natin masasabi na safe siya as of now because it needs further tests. Ang mga halaman, kailangan ng tubig para mabuhay. Pero anong klaseng halaman ang kaya daw mag-survive kahit hindi mo raw diligan? Alam niyo ba na may mga species ng cactus na pwedeng mabuhay ng 2 taon kahit walang tubig? Kaya nakaka-survive sila sa disyerto dahil sa kakayahan nila mag-store o mag-imbak ng tubig sa kanilang mga stem. Makakapal at fleshy kasi ang stem nito at napapalibutan ng isang protective layer na nakakatulong naman para hindi agad mag-evaporate ang tubig sa loob. Meron din silang specialized roots na mabilis sumisip-sip ng tubig. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.